tayo sa harapan ng ating sasakyan. Abari ang ating clutch pan. Motor pan sa iba. Itong sasakyan na talagang ano bali na ito po yung ating ito. Lagi ito po. Magandang araw sa inyo mga kasakay. Welcome to my YouTube channel. Episode 2 na po tayo, no? Ang pag-uusapan natin sa episode 2 is yung ating condenser. Bakit ba mahina ang lamig ng aking aircon? Ang una ay yung air filter natin. Nakaka-apekto yun sa ating lamig ng ating aircon. At pangalawa yung ating condenser. Ano? Okay, yung condenser natin nandun sa harapan ng ating unit yan. Nandun sa pinakaharapan, katabi ng ating radiator. Parang radiator din po siya, pero mas maliit po siya sa radiator. Ano? Bakit ba nagiging madumi yung ating condenser? Yung condenser kasi natin is nandun sa harapan, and then ngayon habang tumatakbo tayo, na-absorb niya yung dumi, yung mga particles sa ating ano, hangin, ano? Yung mga dumi, iba-ibang dumi. Ngayon, pag na-absorb niya yun, habang tumatagal, hindi natin nalilinis yun. Almost, halimbawa, months, years, hindi natin nalinis yun. Talaga magbibuild ng dumi yun. Pag hindi natin nabigyan ng pansin yan. Ngayon, ngayon pagka nakapag-build na ng dumi yan, yun na, doon yun na mararamdaman, mahina na yung inyong aircon. Ano? Kasi yung ating condenser kasi natin na yan, heat exchangers kasi natin yan. Yung galing sa compressor na high pressure gas, dadaan po sa ating condenser yan. And then ngayon pag dumaan sa condenser natin yan, doon na siya magkakaroon ng process. Yung process niya is exchange niya into high pressure liquid. Paglabas po niya yan sa ating condenser, high pressure liquid na po siya. Yung ating dating high pressure gas, magiging high pressure liquid na. Ngayon kapag ka sobrang dumi na nung ating condenser, hindi niya na magagampanan ng maayos yung kanyang trabaho. Ayun. Kaya maapektuhan na ang lamig ng ating aircon. Okay. Bali ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung nasaan ba yung ating condenser. Ano, ituturo ko sa inyo kung nasaan yung condenser, and then kung paano siya linisan. Ano? Para at least kayo mismo, kayang-kaya nyo po gawin to sa inyong bahay. Kahit host lang. Kahit may host lang kayo sa inyong bahay. Ayun lang po yung ating gagamitin pang linis. Ano? Tara, let's go! Tara, let's go! Punta natin yung ano? Punta natin, tingnan natin yung ating condenser. Let's check it out. Come on. Dito na tayo sa harapan ng ating sasakyan. Bari, ayan po ating clutch pan. Ano? Or motor pan sa iba, sa ibang unit, sa ibang mga sasakyan na dalawang uri lang naman po yung clutch pan or motor pan po. Ano, bali nandito po yung ating ito, radiator po natin yan. Ito nandito. Radiator, bali yung nandito, yan sa harapan niya is yan po yung ating condenser. Ayan, nakikita nyo medyo talagang malikabok na rin siya, madumi na. Pero makikita nyo naman yan. Ayan dito. Ayan, yung mga drills na yan. Yan. Sama. Yan. Ano? Hey. Vlog to, vlog. Yan. Madumi na. Alas madumi na rin. Pero yan, araw-araw, kumbaga, twice a week kong lilinis yan. Kahit pinubusan ko lang ng ano yan, ng tabo lang kasi nandito ako sa labas, hindi abot ng aking hose. Kaya kahit tabo lang, binubusan ko siya. Likabok lang naman siya, kaya talagang matatanggal din siya. Kaya, pero kapag ka nagpapa-car wash or nasa car wash ako, yan, may linisan ko po yan. Ayan po, ayan siya. Ayan, yan yung ating
Ayan yung ating condenser. Ayan, katabi ng ating mga... Ayan, kapag gabi, ano na natin ito ng ating mga nakasild naman po yan. Ayan. Nakasild naman yung mga wiring natin. Kaya, no worries po. No? Kapag talagang ina na natin ng tubig yan. Yung mga electrical naman natin na yan, mga nakasild yan. Kaya, kumbaga safety siya. Kaya, pero mas maganda, mas talagang safety. Bali mo, pagkatapos yung linisan, patuyuin nyo na lang rin muna. Then, bago nyo i-start. Ano? Para talagang tuyo-tuyo yung mga ating ibang ating electrical hindi maapektuhan. Okay. Bali, yan dito. Yan yung mga grills na yan. Yan. Diyan ko siya bubugahan. Yan. Bubugahan ko yan dyan. Yan. Sa ilalim, bubugahan ko rin yan. Yan dito. Yan o. Yan, bubugahan ko rin dyan. Yan, bubugahan ko rin. Ng tubig. Yung sa hose. Okay, sa power hose. Ngayon, nakikita nyo yung mga aluminum na yung pag-anon. Yung papababa, di ba? Yan. Ngayon, isusunod nyo rin yung paglinis nyo dyan. Pababa din yung ating pressure. Ano? Huwag nyo sasalungat kasi pwedeng magkaroon. Ano diba, pag malakas lalo yung pressure ng ating hose, yan, pwedeng masira o magputas yung ating condenser. Yan. Pero makikita nyo, medyo malinis pa siya. Kasi nakikita nyo pa yung mga butas-butas. Pero ngayon, kapag kama talaga madumi na yan, talaga makikita nyo yan. Yung mga parang debris na yan. Okay. Yun lang. Ano nyo lang yan. Nang talagang bubugaan nyo lang yan ng ating tubig or power hose. Ayun, bali ano no, pinakita ko na sa inyo kung nasa inyong ano yung red ano natin, yung condenser natin ano. Bali hindi ko siya mabuksan kasi pag binuksan ko, and then ngayon baka pag may dumaan na alam mo na, libo nagtatanod do ano, kasi siyempre talagang bawal ano. Bawal mag galagala or bawal pa lumabas-labas ngayon. Pero ngayon sa umaga naman wala, maghalas pwede pa naman kasi una. Yan. Basta may ano lang tayo ng tawag ito, alcohol, face mask, and nang maghugas pag bali mo papasok sa bahay para mas talagang safety yung ating pamilya rin, para sa safety rin ano. Okay. Bali yun, ano ko sa inyo, tinuro ko sa inyo, bali mga kasakay, yun, simple lang, di ba? Kumbaga wala tayong ibang gagamitin, kumbaga yung hose lang nang malakas, o kaya pressure ano, kung may pressure hose kayo, pressurized na hose, pwede yun. Pero at least kung maglilinis kayo ng pressurized na hose, at least mga 1.5 meter ano yung layo nyo, kung bagay yung dat malayo kayo, kasi kung alam nyo masyadong malakas, pwede para at least hindi maapekto yung or hindi magkaroon ng butas yung ating condenser o ating yung radiator natin, kung bagay pag malakas yung ating power hose. Yung iba, limo, kung wala naman kayong power hose o limo, nasa bahay lang kayo, huwag naman yung ano, limo, galing kayong biyahe sa kanyo, babasahin kahit sa madaling araw, limo, sa umaga pagising nyo, punta kayo sa inyong sasakyan, pag wala tayong power hose, basahin nyo na lang kung baga ano nyo, ang buhusan nyo. Para at least kahit pa paano yung ibang dumi, yung ibang alikabok, nalilinis din. Hindi siya ganun nagbibil, hindi siya ganun karami yung alikabok. Kung baga marumi man siya, marumi pa rin siya, pero hindi siya ganun karumi. Kung baga at least nalilinis-linis yung ibang alikabok, hindi nyo, hindi masyadong nagbibil, hindi masyadong kumakapal. Yun mga kasakay, bali sa susunod nating episode yung mga leak naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung nasa inyong mga leak, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga i-check sa mga pipes natin ng mga aircon system natin. Isa rin yung kung bakit nagiging mahina ano yung lamig ng ating aircon kung may leak siya. Sobrang hina lang yung leak, talagang hindi nyo masyadong mararamdaman. Mararamdaman nyo yung almost a week, almost a month bago maramdaman nyo na mahina na yung inyong aircon. Ayun mga kasakay, ano? Bali naituro ko na sa inyo kung paano i-check yung ano, yung mahinang aircon, ano yung mga nagiging dahilan. Una yung nagiging dahilan is yung ating aircon filter. Sunod natin is yung ating condenser. Pangatlo yung sa episode 3 yung magiging topic natin, yung sa leak, ano? Kung saan natin i-check yung leak. Yan. Tapos, kung ano rin yung dapat natin gawin, ano, kung may leak.
Bali yung tinuturo ko naman sa inyo, mga ano, mga kasakay, is yung kayang-kaya lang natin gawin sa ating bahay. Tayo mismo kaya natin gawin sa ating bahay. Ano? Paalala lang mga ano no, mga kasakay, bali linisan natin yung ating aircon filter at saka yung ating condenser. Bali kahit to nang once a week pwede na po 'yon. Bali ang mangyayari din kasi kapag hindi natin nalinisan 'yon, malakas din tayong kukonsumo sa gas. Kasi yung aircon natin, halimbawa once na hindi malamig yan, may sensor po yan sa atin sa loob. Once na hindi niya nare-reach yung tamang lamig, patuloy na aandar po atin yung compressor. Bali nasisense niya po kasi na hindi pa ganun kalamig sa ating sa loob. And then, gagana po ng gagana yung ating compressor. Bali pag nagkaganon po, pag gumana yung compressor natin at saka hindi siya nagpapahinga, may possibilities po na masira po siya. Kaya paalala lang sa ating mga ka-aircon, kasakay, bali ng linisan natin para at least kung sa ganun, hindi tayo magkaroon ng problema. Unang-una, pag lagi nating nalilinisan yan, syempre yung gas, yung konsumo ng gas natin, medyo makakatipid din tayo kasi yung aircon, yung load ng ating sasakyan is mababawasan pag nagka-cut-off siya. And then number two nating advantage or number two nating pagka nilinisan natin yung aircon filter at condenser is syempre yung tagal ng buhay ng ating mga parts na about sa ating AC system ahaba pa. Bali ganun lang, paalam na mga kasakay. Bali ituturo ko sa inyo yung mga about all aircon na yan, bali sa episode na to. Okay, maraming salamat, sana subscribe na kayo, okay, like and share, okay, bye bye, maraming salamat.